So, good morning. Additional update tayo dito sa ating USB timer. So, part 2 na to siya. Ngayon, part 1 sinend ko, na-upload ko last time. So, ito para daw kung sakaling gusto niyang mag-edit ng rate. Kasi, let's say gusto niya daw gawin, 75 ang per minute o kaya 50 ang per minute. So, gawin natin. So, i-on natin siya. Kapag gusto mong i-edit yung rate, pagka turn on mo, i-hold mo muna ito. Okay, so gagawin ko yun. I-turn on ko siya. Then i-hold ko ito. So pag nag-double beep, nag-setting ng price. So yan siya, input price per minute. So let's say gusto kong gawin 25. Yan, 25 pesos per minute. So i-press natin ilo dito para ma-save. Yan, save 25 pesos per minute. So yan yung rating niya. Then, therefore, kung magulog ka ng 50, bibigyan ka niya ng 2 minuto. So, pansin nyo ngayon, hindi siya connected. Makita mo yung relay na disconnected siya. Makita nyo, hindi lumalabas dito yung USB. Kasi, basically, ang gusto kasi niya is yung machine kasi USB-based. So, for testing, naglagay ako ng USB dyan. Makita nyo sa part 1 kung... So, part 2 ito kasi gusto niya editable yung rate. So, pag naglagay ka ng 50, syempre lalabas dito 50. By the way, kung gagamit ka ng bilak sector, i-specialize po yung saksakan. What I mean is, kung ito, isasaksak ko dito, magkakaroon siya ng error kasi may kasama siya na mag-create ng noise. So, dapat sa mga ganito, especially pag may mga machine ka na may bilak sector, dapat yung saksakan mo is naka-isolate siya. Siya lang mag-isa. Okay, so, nag-create kasi, sample ito, magkakatabi. So, mag-create yan ng noise. Yun lang. Sakali maka-encounter ka nun. So, magiging 1N59. So, 2 minutes siya. Nagbigay siya ng 2 minutes. 25 man per minute. So, makita mo this time, mag-activate na yung USB. Diba, na-activate na siya. Okay, kumbaga na connect na siya doon. So, yun. Pag naubos yan, mamatay din yung USB. Madi-disconnect din yung USB. So, before that, i-off muna natin. What if gawin ko siyang, let's say, 50 pesos per minute. Off natin. Then, i-on ko ngayon. On ko ngayon, tapos, i-press ko ulit dito. Ganyan na, pag naka-off yung machine, madi-disconnect ulit yung. So, i-on ko siya. So, hanggang mag-double beep. Ayan. So, let's say, gawin kong 50. Okay, per minute. So, by the way, once ka lang mag-save or mag-set ng price. Once na-set mo yun, kapag hindi mo naman i-setting ulit, hindi na yun siya mawawala. Yun na yung masisave. Okay. So, let's say, save ko siya 25 ngayon, ha? 25 ko siya ngayon. 50 ngayon, kanina 25, di ba? Gawin ko siyang 50 ngayon. Yan, 50. By the way, sa pag-setting nito, pag sumobra kayo, off mo lang, balik naman siya sa 0, di ba? Yan. 50 per minute. Kasi, pag, minsan, pag sobrahan ka ng press, let's say, nasa 2,000 ka na, hindi pa naman. So, this time, pag nagulog ako ng 50, yan, 1 minute na lang siya. Kita nyo, 1 minute na lang. So, makikita mo ngayon dito sa aking, nababasa niya na ulit yung USB drive G, which is may lamang folder na test. Okay. So, itulad ng sinabi ko kanina, kahit i-off ko to, sasaksak, tanggalin ko sa saksakan, tapos i-on ko ulit. So, ano yung magiging rating niya? 50 pa rin yan. Yun, no? Ipakita natin. Sorry for that. I-erase ko lang yan. Kasi, parang debugging ko sa codes. Check natin, ha. 50 pa rin yan. Kasi, diba, sinet ko siya. Yung latest setting ko sa kanya, 50. So, yun yung isi-save niya. Yan. 1 minute pa rin, diba? Pag iset ko yan to 25 ulit, tapos, ma-off ko siya, 25 pa rin yan. Kung baga, ano yung latest setting mo sa kanya, yun yung isi-save niya. So, sinisave niya kayo sa yun sa kanyang EEPROM. EEPROM na, EEPROM memory ng Arduino Nano. So, I guess that's all. Ano pa ba yung nakalimutan ko? Siyempre, pag nag-zero yan, madi-disconnect ulit. So, naka 30 seconds. Antay na lang natin. Naka 30 seconds na siya. So, kung meron ka pa kayong, tawag dyan, meron pa kayong any questions or ano pang gustong gawin, pwede kong i-video, final one. So far ngayon, ang request natin is editable yung
price niya per minute. By the way, pag price natin 5 peso yung increase, yun din yung request. Okay. Hindi na piso-piso. Bali, let's say, pag last 10 seconds, beep-beep siya. Let's say, 5, 10, 15, 20. Ganun yung pricing niya. Kasi medyo mahal eh. Pag nag-zero, papansin mo ulit, pansinin natin, kung nadi-disconnect nga yung, yan, madi-disconnect nga, nawala na yung letter G, ibig sabihin, na-disconnect na ito doon sa USB or support. So, yun. Yun lang, I think that's all. Pwede mo siyang isetting any value, tapos ano ba yung request sa atin. Yun lang yata. Kung ano man, i-chat na lang para at least magawa natin bagay padala.